Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update, mga Kaldab. Ito ngayon ang kumakalat sa social media. Pero bago tayo magsimula, pag-usapan po muna natin ang mga nagiging komento po sa social media sa mga edited picture. Totoo naman po Real talk to, mga Kaldab. Binabayaran po yan kasi hindi ka naman gagawa ng mga edited na kung hindi ka rin binabayaran. Di po ba? Useless lang yung gagawin mo. Magtsatsaga ka mag-e-edit, gumawa ng mga mapanlin lang tapos hindi ka babayaran, di po ba? Kaya nga po yung admin kumikita dahil lang po dyan. Kaya yung iba hindi po talaga makapag-react dahil kumbaga bayad sila Ano man po yung ipagawa sa kanila, ginagawa po nila dahil bayad nga po sila. Di po ba? Well, kayo po bahala magkomento dyan at kumbaga mag-imbestiga. Di po ba? Kakayang-kaya nyo naman malaman po. Sabi nga po ng iba, pinakita na nga yan sa IT expert at yun nga po yung lumabas. Sa dami po kasi ng mga mamis, mga titas, may mga anak po yan na nagko-computer din, di po ba, mga masasabi natin na kumbaga may alam, kaya hindi may iwasan na itatanong po daw nila yan kung edited, at sinasabi naman po ng anak na halatang halata, kumbaga hindi niya pa naiki, kumbaga malayo pa lang alam niya na edited, kumbaga di po, ganyan po talaga kahusay yung mga taong masabi natin talagang nagmamatsyag at nagbabantay. Dito po sa issue ko, mga Kaldab, o issue po ng management, ito'y base lang sa mga komento po sa loob mismo ng Itbolaga Management. Pwedeng mali ako, pwede rin pong tama. Totoo daw, mga Kaldab, na wala na nga pong budget o hindi na puro kayang bayaran pa si Richard Polkerson ng Itbolaga. Kaya once a week nila lang siya pinapupunta sa Itbolaga dahil ang budget nga po daw ay talagang hindi na kumbaga nakakayang bayaran pa. Ibig kong sabihin, mga Kaldab, yung talent people ni Richard Polkerson Jr. ay hindi na nga po raw na ibibigay ng gusto. Minsan ay kulang pa nga po raw at hindi na talaga nababayaran ng eksakto. Ito'y base lang, ha? Ito'y base lang po sa mga nakukuha nating impormasyon. Sa banda po, mga Kaldab, parang may katotohanan. Alam nyo kung bakit? Kasi tuwing Sabado nga lang po talaga na andyan si Tisoy Pwedeng Lunes, Merkules, wala kahit yung mga tape lang po, di po ba? Pwede naman po na pagkatapos nyan mag-tape po sila para alam nyo na, ibig kong sabihin, pero hindi. Kumbaga, at kitang-kita nyo naman po yung performance na ginagawa ni Richard Polkerson, di po ba? Kakaiba, talagang todo bigay. Ibig kong sabihin, pinapakita niya 101% yung adrenaline niya. Pero sabi ko nga po sa inyo, ito'y base lang po sa mga nakukuha nating impormasyon sa mga taong kumbaga, alam nyo na, mapagkakatiwalaan. Po ba? At doon po sa bago niyang teleserya nila Bea, wala po kung kumbaga no issue po para sa akin 'yan, mga Kaldab, kasi sa totoo lang malamang ito po yung isa magiging rason kung bakit hindi talaga po pwedeng matuloy o matuloy yung pelikula. Marami kasi umahad lang kaya ang ginawa ng management gawa na lang teleserya. Sinabi ko na ito nung una, mga Kaldab, di po ba? Marami nag-react na paano magkakaroon ng pelikula o teleserye yung dalawa, movie nga, di po ba? Tapos ngayon 101% lumabas na nga po at nagkaroon na nga po ng interview, pero yung ibang mga True Blooded Aldab Nation boycott pa rin po, ayaw nilang masakit tong tanggapin sa mga
fans po ni Bea Alonso na hindi daw po bagay, ah, real talk to mga Kaldab, hindi daw po bagay si Bea Alonso para kay Meng, kay Tisoy, dahil nga po sa edad na parang tita na lang daw po ni Richard Polkerson si Bea Alonso. Well, marami po may mga hidden desire na nagpiesta sa mga issue na lumalabas niyan. Ibig kong sabihin mga Kaldab, papabor po sila dahil po pwede naman pala sa teleserye. Eh, alam niyo na. Kayo na po bahala magkomento. Pero sa mga fans po ni Bea, eh, yun po ay base lang po sa mga nababasa natin. Ah, medyo sa tingin nyo naman po, hindi naman po, kumbaga yung edad po talaga ni Bea ay hindi po tumutugma sa edad ni Richard Polkerson. Hindi po ba kaya sinasabi nila na pang mature na dapat kay Alden, kaya lang hindi naman dapat daw po ganyan. Ibig sabihin, yung kaidaran din po niya. Di po ba? Well, no doubt po ako dyan. Ha? Bahala po kayo magkomento. Ako, base lang po ako. Bumabase lang po ako sa mga komento sa social media, sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, at sa mga website. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, a true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.